Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay Divine Mercy Sunday. Ating itaas sa ating Panginoong Diyos mula sa kanyang mabathalang awa ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Nanagaling
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kadasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng Pagkabuhay ng Anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas.
Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda na mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Kita ng mata,
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalatayak kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po yung upo sumandali sa mga nasa tahanan na ngayon nanonood sa atin, kasama natin sa Banal na Misa at kayong lahat, bayan ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong muling nabuhay. Tayo ngayon ay narito at nagkakatipon. Ngayon po ay Linggo ng Divine Mercy. Ano, mabathalang araw para sa atin ngayon. Ano, nawa tayong lahat na naririto makaranas ng Kanyang awa, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagmamahal. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan, no? Hapansin ninyo, ano, dito sa mga pagbasang ito, ang tinutukoy lagi dito ay yung presensya ng Diyos sa community, ano? Presensya ni Jesus sa sugatang community, komunidad. Sa unang pagbasa, mula sa aklat, mula sa gawa ng mga apostol. Tingnan ninyo ito. Ito ang pinagmulan natin. Isang maliit na community, komunidad ng mga tawag ay early Christians community.
Nakakatuwa ang mga ito. At dito tayo nagmula, kaya tayo'y madami ngayon dahil sa kanila. Ito'y pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay, ang mga alagad ay nangaral at sila'y utik-utik nakakaroon ng grupo. Maliliit na grupong ito, ano? Grupo na sila'y naniniwala, nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Lalo higit sa ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang awa. Tingnan ninyo kung ano ang kanilang ginagawa. Sila'y isang komunidad na nagtatago. Sila'y komunidad na sugatan dahil sa persecution. Bakit? Sila'y naniniwala kay Jesus. Noong panahong yon, pag ikay naniniwala kay Jesus na muling nabuhay, papatayin ka. Anong ginawa nila? Nagtatago, no? At sila'y sa kanilang pagkatago, anong ginagawa nila? Sila bilang magkakapatid, pinatitibay nila ang brotherhood, ano? Sa paghahati ng tinapay, ang tinatawag natin ngayon misa, no? At sa pagdadasal. Diyan sila lagi nagkakasama bilang isang magkakapatid sa pananalangin at sa misa, no? Maliit na komunidad 'yan. 'Yan ay sugatang community. Maliit. Pero tingnan niyo anong kanilang ginagawa. Ang lahat na kung anong meron sila, kanilang ipinagbibili at iniipon nila. At yung lahat ng kanilang naipon doon mula sa kanilang kagamitan, mga ari-ari ang kanilang ipinagbenta, ipinamamahagi nila sa mga nangangailangan, kapatid. Ganyan tayo nagsimula. Ano? Ganyan tayo nagsimula. Nagmamahalan, nagmamalasakit. No? Ganyan ang kanilang naranasan. Sipin ninyo, gaano kahirap ng kanilang kalalagayan. No? At gaano kahirap. Tingnan ninyo yung ating mga unang martir. Ang mga unang martir, sila'y pinagpepiestahan. Inilalagay sa gitna ng Coliseum, ipinapakain sa hayop ang mga tao nanonood sa kanila. Sila'y palabas. Pero tingnan ninyo paano tayo dumami. Yung mga taong dati ay pumapalakpak sa kanila, hinahangaan sila, nakikitang sila'y pinapakain sa hayop, pero minsan, yung mga taong nanonood na ito'y nagtanong sa kanilang sarili, bakit ang mga ito handang mamatay sa pangalan ni Jesus? Bakit ang mga ito'y hindi natatakot sunugin? Hindi natatakot ipabilanggo? Bakit ang mga ito'y hindi natatakot mag-alay ng buhay, ng sarili, para kay Jesus? Anong meron kay Jesus? Alam nyo, paglipas ng panahon, yung dating nanunood na madaming mga tao, sila ay na-convert dahil sa mga taong nag-aalay ng buhay. Kaya tayo'y marami dahil sa mga taong iyan. No? At sila'y nagkakatipon, ang tawag ay doon sa mga catacombs. Sa pag sinabing catacombs, libingan sa ilalim ng lupa, doon sila nagsasama-sama, doon sila nagdadasal, doon sila nagtutulong-tulong. Diyan tayo nagsimula. Pero ano na nga tayo ngayon? Ano na tayo ngayon bilang Christian community? Ano? Nakatuwa, ang dami natin ngayon. Ano? Tayo nagkakatipon. No, ang mga alagad mula sa kanilang sugatang community, maraming naakit sa kanila at naniwala kay Jesus. Kaya mga minamahal, tayo ngayon naririto, no? Muli diyan ay paalaala sa atin, no? Paalaala sa atin na ang sugat mula sa sugatang community, naranasan nila ang Diyos. Yun pala, ang sugat pala, mula pala sa sugat, ma-experience mo
ang Diyos. No, mula sa sugat, pag sinabing sugat para sa mga batang nakikinig, ano? Pag sinabing sugatan, mula sa mga nakaraan mong pinagdaanan ng mga mga pasakit, hirap, ang tawag niya ay sugat, ano? Mula pala diyan, ma-experience mo ang Diyos. At kung pag yan ay napaglabanan mo, marami ka palang taong mako-convert. Sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan mula sa unang sulat ni San Pedro, ano? Dito, sabi niya, mula sa nabuhay na si Jesus, tayong lahat na bininyagan, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Tayo'y lumakas, ano? Tayo sumigla. Pero hindi ibig sabihin na tayo maliligaya at masaya, hindi tayo dadaan sa pagsubok pag tinanggap natin ang pananampalatayang ito. Dahil sa ating pagtitiwala, pananalig kay Jesus, hindi ibig sabihin, hindi na tayo dadanas ng sugat, ng hirap, ng pasakit, no? Kaya sabi ni San Pedro, mula sa sugat na ating tatanggapin dahil sa ating paniniwala kay Jesus, sa bandang huli, ano, makakaranas tayo ng buhay na walang hanggan. No? At maraming sa atin ang maniniwala at mananalig sa Diyos. Dahil, pag yung ating pananampalatayang pinagdadaanan ngayon, na ikaw ay dumadaan sa pagsubok, at yan iyong nalampasan dahil sa iyong hindi pagkalas kay Jesus, maraming tao ang mako-convert mo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, ano, marahil ang iba naman sa atin ay walang pinagdadaanan, pero marahil kung naririto tayo ngayon, kung tayo ay may 2,000 ngayon o 1,000 ngayon, meron diyan 2-3 meron pinagdadaanan, karamdaman, pagsubok, hirap, sakit, ano, mula diyan, mula sa sugat mong iyan, ano, ma-experience mo ang Diyos. At utik-utik ang Diyos ay mangungusap sa iyo. Tingnan ninyo sa mabuting balita na ating napakinggan. Ang mga alagad ay nagtago, takot, sugatan. At ang matinding sugat na kanilang pinagdadaanan, yung itinakwil nila, yung tinakbuhan nila si Jesus. Yung matindi, yung guilt. Yan ang pinakamatinding sugat ng tao. Yung guilt, bunga ng kasalanan. Ang mga alagad ganyan, tumago, tumakbo, tinakbuhan, iniwanan sa Jesus. Ano? Kaya sila inaroon yung guilt. Yan ang masakit na sugat na nararanasan din ng tao. Yung pagtakbo, yung paglayo sa Diyos, bunga ng kasalanan, at yan yung mahirap gamutin. Ano? Pero anong ginawa ni Jesus? Pinuntahan sila. Pinuntahan. Pumasok sa nakasaradong pinto. Anong kanyang bati? Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa salitang iyan, nabalot ng liwanag ang kwartong iyon. Nawala ang kanilang takot. At nung ipakita ni Jesus ang kanyang sugat sa kanyang mga kamay, ano? Anong nasabi lalong higit ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Kita ninyo mga minamahal na mga kapatid, mula sa sugat ni Jesus, no, ma-experience mo ang kanyang pagka-Diyos. Naranasan ng mga alagad, mula sa sugat ni Jesus, silang lahat ay gumaling. Mula sa sugat na ito ni Jesus na ipinakita sa mga alagad, sila'y lumalim ang pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, maraming tao ang sugatan. Maraming tao ang nakakaranas ng sugat, halimbawa ng kahirapan. Mga taong nagdudusa ngayon, mga nasa bilangguan, di na natin nadadalaw, yun ang mga matitinding pinagdadaanan nila. No? Mga walang makain, walang mga maraming dumada ang pamilyang sobrang naghihirap. Pag yan ay pinuntahan natin,
Pag pinuntahan natin sila, tinulungan natin sila, mahahawakan din natin ang sugat ni Jesus. Ano? Ma-experience din natin, ano? Ang muling pagkabuhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo ay pumunta, tumulong sa mga sugatang nangangailangan nating kapatid, ma-experience natin ang Diyos. Ngayon, hindi natin nakikita sa Jesus, hindi natin siya tuluyang nahahawakan. Pero kapag ang inyong pinuntahan at tinulungan ay ang ating mga sugatang kapatid na nangangailangan, ma-experience nyo ang ating Panginoon. Kaya sana ngayong panahong ito ng dakilang awa ng Panginoong Diyos, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, sana tulungan natin ang ating maraming mga kapatid na dumadanas ngayon ng maraming sugat sa kanilang buhay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhokong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw na itong ipinararangalan natin sa Jesus na hari ng banal na awa, buksan natin sa Kanyang ating mga puso at panalangin ng buong kababaang loob. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, nawa ito'y maging malinaw na tanda at mabisang kasangkapan ng awa ng Diyos para sa lahat, mga sumasampalataya man at hindi. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para kay Santo Papa Francisco at sa iba pang pinuno ng simbahan, sila nawa ay maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagpapakumpisal, nawa sila ay maging laging karapat-dapat na kasangkapan ng mahabaging pagmamahal ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tulad ni Tomas na di makapaniwala sa muling pagkabuhay, nawa mapaglabanan nila ang kanilang pag-aalinlangan sa tulong ng kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat na may karamdamang pisikal, psikolohikal at moral, nawa makalasap sila ng ginhawa't lunas sa pagkakawang gawa ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasapi sa ating parokya, gaya ng mga unang Kristiyano, manatili nawa tayong tapat sa mga turo ng mga apostol, masiglang lumahok sa panlinggong Eukaristiya, at magbahagi sa mga nangangailangan na mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Maawaing Jesus, salamat sa mga kaloob ng banal na Espiritu, iyong kapayapaan at pagkapatawad. Nawa ilapit kami nito sa iyo
at sa isa't isa at gawin kaming kasangkapan ng iyong pagmamahal para sa lahat ng aming mga kapatid, ikaw na nabubuhay at nag-ahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating pag-ahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabangan sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama ngayon nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito'y araw ng tagumpay.
Nasasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Aleluya, aleluya.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagnanais ng pambansang Dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion, tayo po ay may iniimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasyam ng umaga kapag Linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collection ng nagdaang Linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ika-apat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaugnay naman po ng isinasagawang blessing of at grand opening ng ating Capio Osteria noong nagdaang Linggo ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Cleigo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, ngayon pong darating na Linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Wala pong misa ng ikaapat ng hapon at ikaanim ng gabi. Ikaanim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office, o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, langis, rab, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Muli po, kami ay gumakatok sa inyo. Tulungan ninyo ang ating mga kabataan na nagbebenta ng raffle ticket. Meron po tayo dyan na nasa unahan. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating mga scholar ni Santo Padre Pio.